On the previous spoiler video ay nakita nga natin na nagsamo na ng isang panibagong Shikigami si Sukuna, which leads sa labanan na naging 3-1. At ngayon ay finally lumabas na ang full chapter para sa chapter 233. This is Mr. Namiken at ngayon ay i-review na natin ang napakaangas na 3-1 between Sukuna, Mahoraga, Chimera Beast Agito versus Gojo Satoru. Kaya di ko na patatagalin pa, let's go! On the very first scene ay makita ngayon itong dalawa with a note na nakasulat na sabing the hands of evil finally connected. Gojo is in a predicament o nasa unpleasant situation ngayon si Gojo dahil lumabas na ang Mahoraga na nakapag-adapt na sa kanyang infinity. Kaya na may bakas sa mukha ni Hakari, Yuta at Yuji ang pagkabahala. But still ayon pa kay Yuji na hindi pa raw tapos dahil on equal pa rin daw ang sitwasyon ni Gojo at Mahoraga ngayon. Besides makakapag-heal pa naman daw si Gojo, wika ni Yuji. However, nagsalita naman itong si Shoko na sa sobrang kaba ay nakauubos na ngayon na maramaraming sigarilyo na wikang actually ay bumabagal na ang bilis ng pag-heal ni Gojo. Dadag pa ni Shoko na though makagamit pa rin naman daw ng reverse curse technique si Gojo since na he can still use his red, pero ang magiging output ng red ay magdi-decrease na raw unlike nung una na nag-i-imply na mas mahinang red na ang marirelease ngayon ni Gojo. Subalit sa parte naman ni Suko na ay masasabi raw ni Shoko nasa same situation lang sila ni Gojo in terms sa pagbagal ng bilis sa paggamit ng kanika nilang reverse curse technique dahil nagtamo rin kasi ng damage ang utak ni Sukuna due sa unlimited void noon ni Gojo, na dahil sa sinabi ni Shoko ay mas lalong kinabahan itong si Yuji. Matapos niyan ay ang sumunod na panel ay tungkol naman sa narrator na nagsasabi na ayun na nga na kahit si Sukuna raw ang kaharap ni Gojo na binansagang the king of curses, ang pinakamalakas sa buong kasaysayan at ang lahat ay ini-expect talaga na imposible ito, na ang tanging pumasok lamang sa kanilang isipan ay matatalo talaga si Gojo, ay sa parte naman ni Gojo ay yan din pala ang kanyang naiisip noon. However, kahit makikita ng paparating na ang senyales sa pagkatalo ni Gojo ay mas nanaig naman ang feeling of satisfaction ni Gojo, to which ay napangiti naman si Gojo nang pumasok sa kanyang isipan ang memory sa kanyang pakipaglaban noon kay Toji, dahil iyan lang ang last time na naramdaman niya ang parang satisfaction na may nakakapag-compete sa kanyang lakas, dahil ang pagiging pinakamalakas ni Gojo ay may daladala talagang loneliness tulad sa nararamdaman noon ni Sukuna na nabagot din sa kanyang pagiging pinakamalakas. Subalit ang loneliness na nararamdaman ni Gojo, mga kaibigan, ay ngayon ay tila ba'y napapalitan na ng satisfaction dahil ang posibleng makapag-satisfy sa kanya ay walang iba kundi ang sorcerer na nasa kanyang harapan ngayon. Maya-maya pa'y dito na binanatan ni Gojo ng mga suntok si Mahoraga, at di lang yan, dito itinulak pa niya ito ng napakalakas dahil na napatumba ang Shikigami na di man lang nakabawi pa dahil sa bilis ng mga atake ni Gojo. At makikita na nasaktan nga talaga itong si Mahoraga dito, mga kaibigan. Kaya nang tumayo na naman itong si Mahoraga ay dito'y biglang nag-chant si Gojo ng mga words na wikang Face, Hiramitsu, Pillar of Light, na ayon pa kay Shoko at Kusakabe na ang chant ngayon na ginagawa ni Gojo ay nagpapabalik umano sa output nito, which means babalik na sa dati ang huminang output ng red ni Gojo, na maya-maya pa'y dito na nakahanda si Gojo ng isang reversal red. Subalit na nakahanda itong si Gojo, mga kaibigan, ay nagising na si Sukuna at kagad nagsummon ng rabbit escape na nagmistulang distraction sa vision ni Gojo. Kaya na may habang napapoint ng finger dyan si Gojo, mga kaibigan, ay napasabi siyang mukhang effective raw at nasaktan talaga si Sukuna na sa kanyang black flash noon. Napangiti pang sabi ni Gojo na wikang gaano pa ba raw katagal na magpapahinga itong si Sukuna. Maya-maya pa'y kahit may napakarami na ng kunayo sa harapan ni Gojo ay dito'y nagbitaw pa rin siya ng red na umasak sa portion ng building, at matapos niyan ay makita magkasabay namang umalis si Gojo, Mahoraga at Sukuna sa gumuguhong parte ng building na yan, at makikita na walang naitamong damage ang red ni Gojo kay Mahoraga, mga kaibigan. Kaya habang nasa ere ay napansin naman ni Gojo na ginagamit daw ngayon ni Sukuna si Mahoraga for offense dahil nababypass nito ang kanyang Infinity. On the other hand, ay pinoprotektahan din daw ni Sukuna si Mahoraga upang di ito mapatay at mabigyan ng opportunity na maka-atake sa kanya. At matapos niyan ay dito'y biglang ibinato ni Sukuna ng isang fire extinguisher na sumabog sa may gilid ni Gojo, at again, gumawa na naman ng isang distraction itong si Sukuna upang makagawa ng atake si Mahoraga. Dahil matapos ang pagpupesto dito ni Mahoraga, mga kaibigan, ay bigla namang gumawa ng isang familiar pose si Sukuna. Nawika pa ni Chosong, ang pose daw na ito ay isang piercing blood, isang technique na mula sa Kamo Clan. Pero dito ay instead na dugo ang lumabas, ay dito ay nag-shoot si Sukuna ng tubig. At kasabay niyan ay umatake naman si Mahoraga kay Gojo, subalit kahit na na-block ito ni Gojo ay umabot naman ang atake ni Sukuna sa kanya. Nasinangga naman ni Gojo, kaya habang abala naman si Gojo sa atake ni Sukuna ay sumigunda na naman si Mahoraga ng isa pang atake na naiwasan naman ni Gojo. At base sa combo ni Mahoraga at Sukuna ay dito ay na-obserbahan ni Gojo na hindi lang pala basta-basta na nagiging support lang itong si Sukuna kay Mahoraga. Dahil every time daw na umaatake si Mahoraga
Uraga na nagpapawala sa kanyang Infinity ay sumasabay din daw si Sukuna sa pag-atake kaya naglalan din ang mga atake nito. Kaya ayon pa kay Gojo na kung magpapatuloy daw ito ay parang 2 versus 1 daw pala ang labanan ngayon. At napaisip din si Gojo dito na sa kung bakit nagagamit pa rin daw ni Sukuna ang abilities ng kanyang mga Shikigami without summoning them. Tulad na lang daw sa piercing blood ni Sukuna kanina nagamit ang tubig na mula pa sa Max Elephant. Kung kaya't dito ay napagtanto ni Gojo na kagaya niya, si Sukuna ay isang napaka-skilled din na sorcerer. Kasi biruin niyo mga kaibigan, ang ginamit nitong pose ay ang curse technique na mula pa sa Kamu Clan. At sino ba naman mag-aakala na ang piercing blood na nagagamit lang ng blood manipulation user ay gumagana rin pala gamit ang tubig na galing pa sa Max Elephant. At ang gumawa pa ng piercing blood na pose mga kaibigan ay isang sorcerer pa na hindi galing sa Kamu Clan. Or maybe isang Kamu pala si Sukuna noon, who knows. Pero di mapagkakailang ang feat na ito ay nagagawa lang ng mga skilled sorcerer na kagaya ni Sukuna. Matapos yun mga kaibigan ay dagdag pa dito sa isipan ni Gojo na hindi raw kaya ni Sukuna gamitin ang Ten Shadows at ang Shrine at the same time. Unless kung ilalagay doon si Sukuna ang effect ng domain sa labas. Which is ang statement na yan ay medyo confusing pero susubukan kong mas i-elaborate pa ito. Sa tingin ko mga kaibigan sa statement na to ay ang ibig sabihin ni Gojo ay di raw kaya ni Sukuna na gamitin ang Ten Shadows at ang Shrine simultaneously unless kung for example ay nakalatag na ang Shrine ni Sukuna beforehand, then maaari niyang gamitin ang Ten Shadows while being inside the Malevolent Shrine na may slashing attacks na sure hit effect. Now you might think na bakit hindi na lang yan ang ginamit na strategy ni Sukuna noon para talunin si Gojo. Well, kung naaalala nyo, eh ginamit na ni Sukuna ang Ten Shadows noon habang activated ang kanyang shrine during sa domain clash. However, ginamit nga lang niya ang Ten Shadows para ilagay ang gulong ni Mahuraga sa soul ni Megumi na siyang ginamit niya para ma-adapt ni Mahuraga ang Unlimited Void. Pero ngayon mga kaibigan, ay di na makapag-open pa ng domain expansion si Sukuna tulad din ni Gojo dahil sa brain damage na nakuha nila sa 5 domain clash nila noon. So sa ngayon ay raw curse techniques na lang talaga ang kanilang labanan. Anyways, matapos niyan ay na-realize din ni Gojo na mas magte-take time pa raw si Mahuraga na i-adapt ang kanyang red kumpara sa Lapse Blue. At para kay Gojo ay mas mainom daw talaga na hindi maa-adapt ni Mahuraga ang kanyang mga techniques na siyang kanyang mga advantages. At habang nag-a-analyze dito si Gojo mga kaibigan ay bigla namang nagsalita si Sukuna habang gumagawa ng hand sign na wikang di mo ata naiintindihan. Hindi ito dalawa laban sa isa. Wika ni Sukuna. Maya-maya pa ay dito nagsamon si Sukuna ng bagong Shikigami na wikang Nue Totality at isinamon ang Shikigaming may pangalang Chimera Beast Agito. At mapapansin na may kalakasan nga ang Shikigaming to mga kaibigan considering na ang Curse Energy Aura na iniimit nito upon the summoning ay medyo malakas talaga. At sa tingin ko ang Shikigami ay combination ng Divine Dog Totality at Nue. As we can see, ang mukha nito ay kay Nue, ang Nue sa version ni Sukuna. Pero ang katawan naman nito ay magkahalong Nue at ng Totality na nakuha nito ang pagiging bipedal sa Divine Dog Totality. At one thing din na napansin ko mga kaibigan sa Nue ni Sukuna ay ang buntot nito ay parang ahas na parabang ang kanyang Nue ay combination din ng nawasak noon na Great Serpent ni Megumi. At dito sa Agito ay makikita pa rin ang buntot na ahas na yan mga kaibigan. So matapos niyan ay dito isang 3 versus 1 na ang labanan ayon kay Sukuna. Kung saan ay sinabihan naman siya dito ni Gojo na parabang ang larawan ni Sukuna ay parang nawawalang alien na napagitnaan itong dalawang Shikigami. Na napangiti naman ngayon kay Sukuna matapos masabi yan ni Gojo. Kaya na may matapos yan mga kaibigan ay magkasabay nang umatake si Mahuraga at Agito na nagpa-atras naman kay Gojo. Subalit sa anino ni Gojo ay biglang lumabas si Sukuna at gumawa ng isa na namang piercing blood form. Kaya kagad tumalikod si Gojo at iniwasan ang atake ni Sukuna na isang piercing blood na tubig at nag-attempt na naman ng isang suntok kay Sukuna at the same time ay iniwasan ang atake ni Mahuraga. Ngunit makikita na naiwasan din ni Sukuna ang suntok ni Gojo at dali-daling dumistansya. Kasabay niyan ay dito'y magkasabay na namang umaatake si Mahuraga at Agito at pinagitnaan ngayon si Gojo. Pero nagawa ni Gojo makawala sa dalawa at mabilis na pumunta sa likuran ni Mahuraga kaya nang magkadikit ngayon itong Mahuraga at Agito ay dito'y nag-release naman si Gojo ng isang red. Subalit ang red na ito ay may minimal na lang na damage ang naita mo kay Mahuraga na ngayon nakatingin kay Gojo. Kaya medyo nagulat dito si Gojo na sabi sa kanyang isipan na ang hina raw ng epekto ng kanyang red kay Mahuraga at naoobserbahan din niya na hindi raw ito dulot lang sa kanyang humihinang output ng red dahil ayon kay Gojo ay isang beses lang daw na tamaan noon si Mahuraga ng red at hindi pa raw direct attack. At nagre-refer si Gojo mga kaibigan sa red kanina na natamaan din pala si Mahuraga. Kaya napagtanto ni Gojo na ang adaptation ni Mahuraga ay hindi raw siguro 0 to 100 kundi ang adaptation nito ay isang gradual process na kung
ganun ay wika naman ni Gojo sa kanyang isipan na sabing mukhang kailangan ko na atang gamitin yon para i-one-shot si Mahuraga. Dadagpan ni Gojo na pero kailangan pa ng big charge umano ang pag-a-activate sa atake na kanyang itinutukoy dito. At naisip niya talaga na magiging vigilant talaga si Zuko na pagdating dito, na in fact ay instead na i-prioritize nga raw ni Zuko na ngayon ang pag-adapt ni Mahuraga sa kanyang red, ay ngayon ay masasabi ni Gojo ang balak daw talaga ni Zuko na natapusin siya kaagad dahil continuous daw dito ang mga atake ni Zuko na sa kanya. Pero ayon pa kay Gojo ay sa ngayon ay wala na raw talaga siyang choice at gamitin na lang ang teknik na mag-one shot kay Mahuraga. At yan ang teknik na tinawag niyang Unlimited Hollow Technique. Sabay may kita si Gojo nakangiti with an editor's note na wikang there's a secret plan behind his smile. So it could be a new technique o pwede ring unlimited hollow purple, mga kaibigan. So magtatagumpay kaya ang plano ni Gojo? At kung hindi man, eh ito na nga ba ang magiging katapusan niya? O re-rest back na ba si Nayuta dito? Well, yan ang ating alamin sa next chapter, mga kaibigan. Kasi dito muna natin tatapusin ang chapter. Kaya kung gusto nyo naman ang video ay kinaget a like, follow, subscribe na rin upang palagi kayong maging updated sa mga latest nating video. Maraming salamat mga kaibigan at pasensya na walang shoutouts ngayon dahil ang shoutouts ay ilalagay ko na lang sa next video natin tungkol sa Black Flash. Maraming salamat and see you guys again on my next video.